Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So ngayon ang mga teams ay nasa kanilang training camp na upang maghanda para sa preseason at sa darating na NBA season na magsisimula sa October 18 Philippine Time. Isa sa mga teams na puspusan ng pag-eensayo ay ang Los Angeles Lakers dahil malaki nga ang trabaho na kailangan nilang gawin dahil madami din silang bagong players. So kailangan nga nilang mabuo ang kanilang chemistry as soon as possible. Ang Lakers ay isa sa mga teams na hindi talaga malaman ng mga fans ang kanilang starting five dahil sa madaming iba't ibang rumors na ang lumalabas sa tulad na si Russell Westbrook ay manggagaling na sa bench at iba pa. Well, ngayon nga ay binulgar na ng kanilang bagong coach na si Darvin Ham ang kanilang starting five sa ngayon. Yan nga ay si Russell Westbrook at point guard, Kendrick Nunn at shooting guard, LeBron James at small forward, Anthony Davis at the power forward position at center naman si Damian Jones. Ang ibang fans ay hindi sang-ayon dito. May iba nga na mas gusto si Austin Reeves o kaya naman si Dennis Schroeder kaysa kay Kendrick Nunn sa starting lineup ning Lakers. Ganun pa man, ayon nga kay Darvin Ham ay ito nga ang starting lineup ning Lakers sa ngayon. Nagustuhan nyo ba ang lineup na ito? Kung hindi, ay sino ba ang gusto ng starting lineup ning Lakers? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Michael Jordan. Siya ay kinikilala bilang ang greatest of all time ng madami sa mga basketball fans. Siya ay kilala para sa kanyang kakaibang scoring ability, athleticism, depensa at winning mentality. Ganun pa man, madami sa kanyang mga haters ay sinasabi na buwakaw siya at hindi siya magaling na playmaker. Ngunit ang tanong ay totoo nga ba talaga na hindi kaya gawin ni Jordan ang ginagawa ng mga players na nag-average ng triple-double? O sadyang hindi lang ito ang hinihingi sa kanya ng mga coach na humawak sa kanya noon? Dahil alam nyo ba mga kaibigan, noong 1988 to 1989 season, si Jordan ay sumang-ayon na maglaro ng point guard position for the next 11 games dahil sa kakulangan ng tulong ng kanyang teammates sa kanya. Sa 11 games na ito, si Jordan ay nag-average ng 33.6 points, 10.6 rebounds, 11.4 assists at 2.9 steals per game on 51% shooting sa field. At 10 sa 11 games na ito ay nagtala siya ng triple-double. So dahil sa maliit na sample size na ito, naiisip nga ng mga fans na kayang-kaya din pala ni Jordan na maging all-around player at maging magaling na playmaker. Nagkataon lang talaga na hindi niya ito kinailangan gawin dahil napunta kay Scottie Pippen ang trabaho ng pagiging point forward. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Habang nilinaw naman ni Coach Ty Lue na babalik na bukas si Kawhi Leonard sa kanilang preseason opener laban sa Portland Trailblazers. Kaya naman talagang inaabangan ito ng mga fans dahil madami nga ang na-miss na makita ang two-time finals MVP na maglaro. Malamang sa malamang mga kaibigan ay limited minutes lang nga ang lalaroin niya bukas. Kahapon nga ay nakita natin si Steph na maglaro lamang ng 13 minutes sa kanilang preseason opener. Inaasahan na maglalaro din si Kawhi Leonard ng 15 to 20 minutes in one game. Papawis lang kumbaga. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.